Jangan pakai kayak tanaman. Nah, makin ini. Itu uban kaya. Oo, kasi si yung nanay, yung nanay. Wala tayong ibang lulusutan kundi na paring eh. Kaya lo, maglalaba, magkakuna ng talaga. Nakapag-register ka na ba? Ha? Sa cellphone yung SIM mo? Oo. Ha? Oo. Anong ginawa mo? Sa online. Doon lang ako nag-anong. Nagagay lang mga pangalan. Online? Ha? Hanapin mo lang yung ako na kaya. Halimbawa, smart ka. Ha? Kung smart ka, hanapin mo lang sa website kung may smart. Website, ah, hindi smart. Na kailangan ng mga ID-ID? Hindi na. At ganun ba? Saan nga nung kuha niyo may apps? Hindi. Kanyari, ano ba kayo? Smart. TNT. Kaya, hanapin niyo yung smart. Yung site ng smart. Sige, mamaya. Ang gawin natin, di ba bukas pa kamo yung kanya, yung kakailanganin kamo, yung babayarin, no? Kung makakabili tayo, punta tapos, tatawa, kaya nag-chat-chat ang kaipan eh.
Kanino yan? Tut. Kay Brad Roy. Ah, talaga sinadya niya. Ah. Ba't gumagalaw? Ah. Ah, talaga ah, sadya. Magalaw, magalaw. Bitamoy natin. Bitamoy namin ang tanon. Hindi naman nun. Bitamoy natin. Parang ako. Yaba? Yaba? Nakakabosin na lang. Ayo. Ano? Okay. Kaya pala napunto sa atin yung open air. Kaya pala open air. Kaya pala yung init. Alak lang. Ayun na, lumamigo. Oo nga na. Uusi. Kaya pwede na patayin yung kabel. Hindi, ganun pa rin. O, pagka hindi natin binuksan yan, tingnan mo yung init niya. Pagka may pandisalan dyan, no? Kaya pa, bili tayo ng kahit na pala yung pandikoko. Alam mo yan, na, gusto mo rin ba yan? Kasi may nyug yun eh. Alangan tayong tipo po 50 pesos. Sagot si Fred. Kandi ko. Alam ko dito, nagpas dito ng kondi. Imagine, no, tingnan. Ayun, no, nagtsatsaga nila. Yung mga yun, yung mga... yung mga Mormons ba? Pero Pilipino na sila eh. Pilipino na sila.
Yung iba nga, may bike eh. Nagbabike na nga yung iba na. Oo. Pero dapat kata, naglalakad yata. Yung iba naglalakad. Lalo na yung mga maputi. Yung pandisanan, ay pandisanan. Hindi siya pagmabas ko yung duruban. Hindi na pwede iwanin. Yan na tayo. Ay, ito na. Buksan mo yung pag? Ay. Na pare, alam ko banda pa doon na, nagpas pa ng San Pablo. Kahit nila bro? Ha? Kahit nila bro? Yung? Bahay nila? Ay, bahay nila. Nasa condo yan eh, kung kaliwa ka nun daw.
Ayun na pare. Alam ko doon pa yun na pare nga. Kalimutan na rin natin po yun, ha? Nung nag-re-report tayo dito. Ha? Re-report tayo dito. Nakalimutan na rin natin. Diba no? Pagkabunta tayo dito. Yung kulo daw, lagpas yun, nasa kaliwang bahay nila yung mga iglesia ni Manalo nga. Sabihin, nasa kanan yung kapilya ng iglesia ni Manalo. Basta lagpas lang doon ang kulo. Malayo pa yun? Side. O, lalo ito, kampa to. Side. Ang tawag ito kasi mayroon... Hindi naman San Pablo ito. Doon pa ako bila. Magsaysay. Oh. Magsaysay pa. Sabi ko, kung naalala mo, meron tayong kinover dito eh. Sa may tulay tayo. Oo, sa may tulay. Yung may namatay pa yun. Diba? Yung bibili niyan eh. Binili na kuya yan eh. Binili na yan. Ano? Pinuntaan natin dahil? Yung sa kwan? Meeting ba? Meeting? Meeting ba yun o? Kailan yun? Yung... Tagal na rin. Tagal na? Ito iglesia ni Manalo nasa kaliwa, sabi na. Eh, siya lang daw yung tower eh. Ayun? Tower. Ayan, yan ata yun. Medyo kulo, kulo na to. Ayan o, tower ata yan. Ayan. Yung kaisa-isang tower. Parang yan nga yun. Diyan, siguro sakto dyan. Di baka nandiyan yung iglesia ni Manalo. Muna lalagpas ang buwan. Ito lang doon. Ay, sa isang... Ayun. Ito. 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 Ayan, ayan. Sayan. Siya. Si Ima, tapos eh. Kasi naano pa po yung result. Oo, kumpas nga to. Kumpas po ba daw ngayon? Sabi ko sana makuha na ngayon. Kanina pa po kami. Alas 8 pa po. Kinapay po. Ang aga po at dumating po yung doktor niya. Siguro 11:30 po. Eh, sabi ni Brad Jose, yung nga kahapon na nag-usap nga po kami. Tapos kanina nag-chat nga po. Tapos kanina tumawag na po yung anak niyo. Na... Opo, 8 a.m. na sa hospital na po siya eh. Buti na lang po kasi plano sana namin talaga sunduin na namin kayo. Kaya nga lang, hindi pa naman pa sila nagpapasabi yung anak yun nga po, nag-usap sila ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, oramis po pag natapos ka na check up, tawagan mo kaagad. Hindi pa po niya kasi alam yung oras ng ano kasi po 10 lang po, first 10 lang po yung ano nila, yung wedding. Nagpunta na po siya nung Tuesday po, hindi po siya na-check up.
Dahil po, ganun nga po yung or hindi niya alam, yung patakaran po, hindi niya alam. Ngayon, another 1 week, naghintay po siya, bumalik uli ngayon. Doon din po siya nakatumira. Opo. O, dito siya, tumuloy sa inyo. Hindi po, nanggaling po siya sa Subic. Doon po kasi siya na-accident sa Subic. Tapos po, dito na po siya dyan sa James. James. O, kaya po dyan siya sa James. Hindi niya po masabi kasi yung oras na tapos niya, pero mabilis lang daw po, in-x-ray lang daw muna po ulit siya. Kasi yung nagpapantay ho sa kanya? Andun kasi yung pamangking ko po, ayaw, na nag-aaral sa Columban, itandaan siya doon. Kailangan saan po yung boyfriend niya? Yung boyfriend niya rin po, kasi papasok na raw po eh. Kaya nga, sabi niya, puntahan mo na ako dito kasi may pasok nga daw po yung boyfriend niya. Hindi, sabi ko, saglit lang yan, nandyan na yung ano, sabi ko, ambulance na ako, pwede pumunta dyan. Kasabay kami usapan, ni daddy mo, magsabay kami. Ayun po, si aha, total ka ako, inintay mo pa naman yung resulta. O, okay na po, lumabas na daw yung resulta. Plano namin kasi kanina pa po yun, na pupunta dyan. Kaya lang, ang iniisip namin naman, baka naman matagalan. Matagal po, katulad yan, hindi niya alam yung oras ng dating ng doktor. Inabot naman daw sila ng 11 po doon. Bago po nag-umpisa ng ano, tawag. Pero libre naman po doon? Hindi ko nga po ano kung magkano yung nabayaran nila doon. Hindi, meron din po pinabayaran. Ano po libre, wala mo po. Kasi siyang, ano? Wala siyang tawag doon po yung mga field health. Ah, wala po? Yes, wala po ganun. Kasi nagigig po siya eh. Sumakan na lang siya. Hindi kami nagkita ni Brad Jose dahil nandun po siya sa... Opo, sa buong hindi nagawa po siya na sa kay Direkto eh. Nakausap po siya kaninang mga 12:30, sabi niya. Tinatanong niya kung na-check up na raw, sabi ko, wala ba yung doktor? Yung doktor ang inihintay. Nag-usap kami ni Brad. Sige, sabi ko, tatawag na lang yung anak mo dun sa Brad mo, dun sa ambulance. Kapag lumabas na yung result, para hindi na sila maghihintay ng matagal. Na tayo nga pala, Brad Edgar, dito na tayo sa, lusot tayo sa tipod. Merong lusutan dito tayo eh. Ay, tama po ba na may lusutan tayo sa tipod po, no? O, tipod po. Yun, meron po dyan na. Para doon na tayo sa, lalabas kasi tayo. Na po, opo. Sa Gordon Hospital. Oo. Oh, gate 1 po yun eh. Nasa OPD daw siya. Opo, oh, OPD. Eh, sabi ko sa kanya. OPD lang po siya ngayon. Outpatient po kasi siya. Eh, kala ko nasa emergency ngayon. Ah, gusto niya magpalipat daw, so sabi ko wag na, doon dyan ka na lang kasi para ma-relax ka na. Makapagpahinga ka, pipikapin ka na lang namin dyan sa OPD. Alam ko nasa likod po yun eh. Opo, sa likod.
parang yung Alma Mart na yan, parang dati ng mini stop, you know, tinanggan. Ginawang Alpha Mart. Birthday po ni ano bukas. Sino pa? Ay. Kambal niya. Silang dalawa, kambal. Ay, ganun po? Bukas po kasi mag-ano yung kambal niya dyan sa San Jose po. Ah, may kakambal po ba siya? May kakambal po siya. Galing babae. Ah, ganun? Magkakumuka sila? Hindi po sila magkamuka. Ano tawag nun? Yung hindi magkamuka? Babae po kasi yung kakambal niya, kaya hindi mo maano na magkamuka sila. Galing naman mukha. Bukas 19, birthday niya po. Ah, mamaya, tawagan ko siya. Baka mahal sa akin. Sasabihin siguro, sasabihin sa kanya eh. Ano mo nalaman? Secret. Alam mo, hindi namin malalaman ha. Ini-invite naman siya ng ano niya, ng kambal niya dun sa ano, kasi sabi. Sabi no, kampal niya. Eh, meron sila sekreto ng pamangkin niya. Surprise niya yung kambal niya. Naman ko lang po kasi ang dami niya daw po trabaho. Oo nga po. Napaka-busy niya talaga. Napaka-busy po. Hindi pepe. Kaya nga sabi niya sa akin, kwento niya, alam mo, sabi niya, akala ko wala na akong gagawin pagkatapos ko sa abroad, sabi niya. Eh, nung nabalitaan ko kanya na nangangailangan dito sa KD Rock, tapos siyempre si Kuya nangangailangan ng mekanik ko kanya. Kahit na gusto kong magpahinga, yun pa parang gusto niya na, kasi kaya nga hindi na siya nag-abroad eh. Hindi na talaga siya nag-abroad. Kaya makatulong kay Kuya, o yun, awa ng Diyos. Ay, papano? Talagang aayusin na po namin yung ano niya. Alin po? Yung kanyang senior kasi po. Bukas, ano na siya? 60 na. Ah, ganun po ba? Ah, dito po. Sakto pala bukas. Sakto po ka, senior na siya. Ayos ah. Makaka-avail na siya ng 20%. Sabi ko, sikasuhin na yung kanyang senior. Senior citizen ID. Tapos merong, doon kasi sa amin, sa Limay, merong tinatanggap sila na, kung ako nagkakamali, parang 2,000 kada buwan. Hindi ko pa po alam eh, wala pa kami. Kaya sabi pero ko, yung mother ko po, nakakawa po ng 5,000 gawang 89 na siya. Ah, galing ha. Magna 90 na po yung nanay ko. Galing. Andito yung tadada. Kaliwa mo na. Kaliwa po. Ah, wala pong daan dyan. Kaliwa na. Kaliwa. Ayun. Dapat. Ayun. Dapat. Wala po. Wala po. Sarado na. Hindi na rin nila inaayos masyado ito eh. Kaya na naging pakialam. Kasi ang nakakasakot dito, hindi naman barangay. Walang mga doon. Ando dumino. Barangay yan eh. May natatakupan na barangay. Kaya lang, yung barangay ata, wala na rin pakit. Wala na. Hindi na inaasikas. Di ba yan ba ito? Bakit nalampas? Ay, meron po. Magkano po kayo? Hindi po. Kotse lang eh. Arepa, hindi. Bakit ka tayo? Nampas. Nanong po siguro. O kaya doon sa kabila, baka isa lang. Yan. Sige po tayo. Eh, isa lang naman yan eh. Mangingi tayo ng kon. Bakit arepa, hindi? Hindi po. Ayun ang idol. May bayad po yan. Meron nga. Kasi meron nakalagay cash. Ito po. Hindi na po. Pagkaano po ba siya? Alam po, 15 lang yan eh.
Di magkakamali. Ah, malapit na eh. Lapit lang yan. 25 po yata o 30. Ay, ganun po po niya. Pamangkin ko dito. Ah, nagtatrabaho? Diyan siya dati. 35 ba? 35 pa yan po. Kuya o. Sufficient din po natin. Pinapaper. Kakain ko lang po ng kanin. Kumain na po ba kayo? Di ba po kasi ikon eh. Dahil nga po nung tumawag sa akin yung anak nyo, sabi ko, sige, papunta na kami dyan ako. Tapos yun nga, sabihin, pakisabi nila kay nanay nyo ha. Papunta na. Kapag kayong kondo 85, tama ba? 35, kapag ano? Doon po sa kabila, sa dulo, sa Dinalupiya, parang bunga eh, parang pwede ito 35 lang, so mas mura ng kondo. Yung ano po ba, ay kong po siya, parang lalabas. Hindi pala siya na nabangga, ano po? Kumbaga. Hindi siya nabangga. Nataob po sila. Tumaob. Nataob. Natagal sa kanya yung motor. Kasi po nakatulog siya. Gawang umaga na, galing nag-gig. Hindi na daw niya na malayo nakatulog siya. Buti po. Buti highway. Hindi sila, hindi naman sila no, mabilis kaya lang. Parang tumalpok sila sa pader. Dumaraos doon yung ano nila. Ibig sabihin pa rin. Kaya lang po kasi yung ano nila, yung motor. Yung motor nila. Siguro, sumabay yung nagda-drive. Boyfriend niya, natao. Hindi na niya na-control. Sabi mo, anong pa, ang lumalabas? Lumalabas? Siya ang nalaglag yung anak nyo? Opo, naano siya. Yung driver? Angkas siya. Nakatulog siya sa... Nakatulog na siya. Nakatulog siya. Ano na po yun eh, nasaysa ng umaga. Pero siya, ay yung driver, yung boyfriend niya, hindi na ba, hindi naman nakatulog? Hindi man po. Nagdadrive siya ay... Siguro po yung... Siyempre nakatulog siya. Oh, naano siya, nalaglag siya, nakayakap daw siyang ganyan. Hindi niya naman po alam na natutulog na yung angkas niya. Sabi. Ay, patay mo pala yan. Pagka dito pala. Tapos yung pa namang ginamit niyang helmet na iniwan niya sa bahay yung original helmet niya, hindi niya suot. Nung hiram lang siya ng helmet na manipis. Kaya yung ulo niya, kumama. Ano, nasugat. Sabi ko nga, Subic po yun? O dito sa SBMA yun? Sa Subic po, sa panahapin. Ay, pamatawad ko. Ay, pamatawad. Konting usog na lang, ano na. Pastilyeo. Bakit po dun silang tatrabaho? Di po, pauwi po yun. Pauwi na sila. Punta sila dun sa... Napapauwi sila ng boyfriend niya dun sa bahay nila. Ah, doon sila pumunta? Doon sila pumunta, hindi sa amin pa uwi. Nagparak sila doon sila, doon sa lalaki? Bako, pauwi na sila. Ngayon, ano na, malapit na sila sa bahay. Parang, ano lang, maliit lang yung kalsada. Isa lang yung nakakadaan. Isang sasakyan lang. Maliit lang yung ano. Makilipid lang yung daan. Malapit na sila doon sa bahay. Mga ilang ano na lang eh. Ilang takbo na lang. Opo. Malapit na.
sabi ng anak ko, hindi niya na daw naramdaman na nakatulog siya. Hindi na malaya, anak. Siyempre po, nakaangkas siya. Pakanan po yung bagsak. Pakanan yung bagsak. Pakanan. Pakanan. Kaya yung kanan niya. Lagi siya sinasabihan ng kanyang tatay na mag-iingat ka, huwag ka na sumasakay kapag kuya. Sinabihan naman namin na wag na siyang aangkas kung inaantok na o kaya ano. Ayun lang pa nga kung nag-tricycle, okay pa yun eh. Nagbibicture po yun eh, pagpauwi sa amin eh. Pwede pa makatulog, okay pwede, lang yun. Sabi ko, kahit na lumampas ka, at least safe ka, sabi ko ganyan. Kahit ka. Nakatulog ka sa victory, safe ka sa kanya. Nangyari po sa akin yun, pero ang matindi nun, yung lumagpas na ako dahil kasi doon lang ako sa town site eh. Abe, lumagpas ako, napunta ako ng Lamaw. Ay, eh, si Brad Jose po, nung nagtataksi po yan, umuwi sa amin, umabot po yata ng ano, nakatulog sa sasakyan din. Umabot, ewan ko sa Limay o sa Dampas pa yata ng Balanga yung inanuan siya kayo. Kaya sabi ko, kahit ang tagal niya makarating, matulog ako, kahit niya lumampas ako, bumalik. Buti ka nyo, mayroon pa, may sasakyan pa. Pero, ang mahirap doon, kung gabing-gabi talaga. Ako gabing-gabi na, galing ko ng Maynila. Nakatulog ako, sabi ko doon sa conductor. Dahil madaling araw po yung biyahe niya noon eh, na pahuwi. Pagkatapos niya pong gumarahe, damadarente niya muli sa bahay. Ay, ang layo daw. Alam ko, sinabi niya kung hanggang Pilar na siya o Limay, sabi niya. Eh, sabi ko, sinakyan pala niya Genesis. Sabi ko, kung ilong ka po direct sinakyan ko, naulog ka po ka na. Baka hindi doon, hindi, baka hindi doon sa terminal ng Victory siya sumakay. Kahit naman sabihin mo sa conductor no, na isingin siya, lagi naman niya daw sinasabing gano'n, eh, hindi naman daw siya ginigit. Eh, siyempre, kuya't kuya, bumiyahin siya na lang. Magdamag na 'yan. Ha? Trabaho dito sa Brazil City Airport. Kailan po? Year pa 'yon. 2020. Hindi dito sa airport. Dito po ba? O sa Clark? Dito po. Ah, dyan sa Subic. Diretso lang. Diretso lang po. Sa Subic po, nag-trabaho dyan. Yung may, yung pa po dyan, manager, kapatid ko eh. Santos, si... Ang nagpasok sa kanya yata. Sa Brandy niya yata. Taga-asan po? Taga-Rosberg. Rosberg? Hindi ba si Brad Jun? Rondo po. Nagtagarong doon yata. Tapos nag-meeting po yata yan. Kaya hindi na siya bumalik. Parang nag-meeting. Ah, nag-meeting? Yung airport.
nagbago din ang lalakad. Sobrang hirap din ang trabaho niya. Ang dami, lalakad lang. Napakalawak ng airport. Alos dun sa... May depress na nga yung talagpakan doon. Kasi nga, merong tumutubong, parang litid daw, sabi ng doktor, tumutubong ano sa pakan niya, gawang kapilit siya nung araw. Kung daw siya eh, run, ang tawag doon, runner ba? Yung sa track and field ba? Tama ba? Oo. Versus the first to go. It's the first to go. Kaya dito, mga tao, disiplinado yung mga driver dito. Hindi katulad dito. Masarap yung umiinto. Yan, hindi pwede yung dire-diretso. Sa Manila, naku, mismo po. Malapit na yung ano. Yan. Dito din, 5 seconds lang naman eh. O, bibilang ka lang naman. Pwedeng sabihin mong susundin mo na yun, hindi. Sa labas, nako. Mag-taxi din si Brad Pitt. Dito po, no? Ako. Pero kung ito may mababalik ang mga Amerikano, nung ano po, nung araw, pag pumasok ka dito, yung amoy, para ka na sa US. Mampango. Yung hangin niya po, iba yung amoy. Amoy ano. Una nga punta namin dito, mga Amerikano na dito, mampango. Mampango. Ayaw nila lang ganito, ayaw nila yun. Pero ngayon, wala na. Hindi na siya ganun kabang. Yung ang, di ba, yung duty free. Sabi mo, mabibili dyan. Mura pa. Kano kayo na, bro?
Kanan. Parang meron pa rin, kaya lang hindi nakatulad dito. Kakanan na po. Opo. Oh. Paglabas natin, nakikita na. Hindi katulad dati. Nag-aral sa Aure yung panganay ni Brevisit. Kaya lang hindi tinapos. Ang pamamahal po, di kaya. Ah, ganyan, ganyan. Nasa abroad pa siya. Napasa abroad pa kasi siya nung nagpa-aral kami niya. Kakasal na nga yun sa September. Alam ko makaka-attend sa kasal si Brad. Sabi ni Malogang, pwede ba si Dali? Hindi ko alam. Pero, kailangan siya doon eh. Ilan po yung anak ninyo lahat? Apat po. Dalawang lalaki, dalawang babae. Mm-hmm. Yung apo po, sa panganay ko tatlo, nasa US na po. Nasa New Jersey po. Kaya nga, isa yung may anak po yan, yung aking bunso na yan. Dalawa, wala pa. Ah, may anak na tumbuso? Opo, po. Yun yung alaga ko, yung apo po. Napa? Solo parent lang po siya. Tapos, saka siya tapos yung kanyang boyfriend ngayon? Ako, meron po siya. Paano po nangyari? Ano po nangyari na buntis? Ano? Yung kung una po, ang una niyang asawa po. Ah, nag-asawa? Opo, may asawa po siya na una. Nag-iwalay po sila. Wala. Eh, nasa na yung lalaki? Nasa, nag-ano po yung lalaki? Nag-trabaho po sa, nag-ano po? Gulay. Diyan din po? Taga doon, malapit lang din sa amin. No? Ah, pero nakapag-asawa na rin? Meron na rin po. Ano? Diretso po yata pinakasawa yung ano. Ah, yan. Eh, diretso lang, diretso. Pinakasundo. Walay ko. Hindi ko alam kung dito tayo, pero o doon sa OPD po, sa likod doos, niya. Dito po, sa kabila, diretso? Hindi ko kasi alam yung kanito eh. Dito lang, dito siya eh. Oh. Malapit siya may ano, Pulumban. Saka, o ito kasi Pulumban din. Emergency po ito eh. Dito, dito, dito diretso mo lang. Emergency po ito. Hindi. Diyan po yung emergency. Dito na. May x-ray po siya galing eh. Diretso po yung ano. Teka lang. Doon na nga tayo yung likod niyan eh. Sa may likod. Pwede naman tayo mag-ikot-ikot. Meron pong ano doon, clinic doon sa may likod. Sige, diretso mo lang, diretso na. Diretso lang, tapos kakanan tayo. Diretso, tapos kakanan. Wala, nalobat na ko. Haga pala po. Yan, yan, kanan. Sana, be? Eto na kami sa mga. Ha? Saan yan? Saan yan? Dito na kami sa may likod. Papuntang Pulumban. Saan pa kami? Gano? Dito na lang? Epo. Ayan yun, no? Ito yung ano? Ito, yan pinaka. Ito to, ata. Ito to. Opo, yan. Ayan. Andito kami sa likod. Ito. Dito kami. Outpatient. Tama. Puntaan nyo na lang po. Para makita nyo. Tapos pagkakalabasan nyo na lang po kami. Ganda ng puno putik yun. Napunta ka na ba sa bilyar? Sa Butolan? Ay, hindi, ayaw bumukas. Ano? Dito na kami, be. Yes. Sige nga pa. Palabasin mo si Daryl. OPD. Dito nga, dito kami, OPD. Makaigyan ko pa sa si Pito. Saan ako dadaan? Saan ako dadaan? Diyan daw po, sa kabila. Doon kami po, gano? Ikot kami doon? Ay, bawal dito? At yan kayo pa. Dito lang po tayo.
Dito na po tayo. Ayaw. Okay. Ayaw. Okay na po. Kaya may doon, sarap. Asa. Kita tayo. Asa tayo na. Kita. Kaya diretso na. Ikot lang naman tayo. Ikot lang. Pero anong sinasabi niya? Alam ko po. Result? Yung result na po ato, diba? Hintay niyo na lang result. Kanan. Oh, pupunta na kami diyan. Pupunta na. Pwede yan. Yan yun eh. Uy. Bigasyan. Bigasyan ito. Oh, busaran. Hindi, ano ba lang. Busaran lang. Uy, ang bandit na. Sige, tingnan mo nga. Hindi, kailapit mo na ako. Napapaalam lang ka. Pwede. Eh, bakit siya? Hindi. Hindi rin naman siya pwede doon. Ay, di mag-parking na lang daw po na dito. Kakahali ko na lang. Ayan na, oh. Dito na po ba siya? Sige po, pagka-call, dito ka na. Pagka kailangan na po, sabihin niyo lang po. Apo, apo. Anak, doon tayo sa kabilagan. Ayun, pwede tayo dyan. O, oh, yan, sabi ko sa'yo, pwede. 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 Ayun, gusto kayo. Hindi, ikaw. Gusto. Gusto kong direkto. Pag nainis ako, iba, iwawang-iwang ko eh. Hindi, gusto ko kaya. Kayang gilid dyan. Hindi. Dito, pagkakas. Si bawal yun sa kanila eh. Kasya. Gigas siya daw, kasya. Gigas siya. Gigas siya daw. Sige, yan o, malaki nga. 1 foot. Sige, sige. Sige, dito kasya. Malaki pa dito. Basta dyan, lusutan mo dyan. Dito nakakaya na eh. Yeah. Eh, huwag ka nung makakarang dyan. Paso ba yan? Hindi ko lang kasi alam sa inyong OPD nila. Ano ko ito? Baka bawal sa amin. Hindi ka na. Hindi kaya yan din ka. Kasi baka bawal. Siguro doon mga bawal. Doon mo diretso mo lang. Kaya ako ng tubig natin. Magkano ba yung tubig dito eh? Matang tubig. Tapo lang siya, no? Mm-hmm.